Daniel chapter 1. Beginning from verse 1. Sabi rito, in the third year, kanya markahan niya sa inyong Bible niyo, third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came who? Nebuchadnezzar, king of Babylon. I want you to participate. Unto Jerusalem and besiege it. Hindi para mag-sightseeing, hindi para mag-tour, but to besiege it, para sakupin. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessel into the treasure house of his God. Alam nyo, kung babalikan natin ang pagtatayo ng tabernacle, intent. The tabernacle in Shiloh. Shiloh is the place na kung saan sila ay namalagi, na sila ay pinagpala ng Panginoon, because that's the place the Lord wants them to be, and the tabernacle was there. Then later on, Jerusalem became the place for the temple. Kaya makikita natin, during the time of Moses, kahit na yung mga vessels, yung mga sinasabi diyan na mga makikita sa tahanan ng Panginoon, ano, ay sagrado po yon. Bakit? Kasi maging yung mga craftsmen, talagang sapagkat sa pamamagitan na ni Moses, ibinibigay ng Panginoon yung lahat ng disenyo para maging accurate ang paggawa nila ng mga vessels. May mga passage sa Book of Pentateuch, especially sa Leviticus, Book of Numbers, na kinakailangang ipasa ng Panginoon ang espiritu ni Moses doon sa mga manggagawa. Para maintindihan. Sapagkat the temple is not for man, the tabernacle is not for man, kaya lahat ng mga nando doon ay hallowed or dedicated unto God. It represents God. Imagine ninyo na hindi lamang sinakop na ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem under the kingship of Jehoiakim. Dinala sila sa Babylon, sabi ng Bible, with a part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels unto the treasure house of his God. Kaya sabi ni Paul, ano ang pakikipag-ugnayan ng idols with God? Ano ang pakikipag-ugnayan ng heathen with the unbeliever? So, it was a great insult, ano, na ilagay sa idol temple ang mga bagay na representing God. And the king spake unto Aspenaz, ito yung pinaka siguro ito yung pinaka prime minister, you know?
ni Nebuchadnezzar. So guhita niya yan, ano? So hindi aksidente na pinangalanan niyan, the master of his eunuchs. So ibig sabihin, siya yung tagapangasiwa, siya yung pinaka prime minister, that he should bring, sabi rito, certain, specific, certain of the children of Israel. Sino yung mga yan? Sabi ng Bible, of the king's seed, of the royal blood, and of the princes, yung mga pantas, yung mga leaders, at ang sabi ron, children, mga young men in whom was no blemish, but well favored, and what? Skillful in all wisdom and cunning knowledge, and understanding science, and such as had high ability in them to stand in the king's palace, of whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. So sinakop sila ang Judah, at sila ay dinala sa Babylon, at ang mga kinuha ay mga piling-pili. Ito yung mga young people, chosen young people. Sabi sa verse 4, children in whom was no blemish, well-favored, skillful in all wisdom, cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the teaching and the tongue of the Chaldeans. Thank you, Lord. Keep on working. Kung ako ang magtatanong, huwag na tayong lumayo. With all of our young people in our church, at merong mananakop sa atin, at dadalhin sa quote-unquote Babylon, young people, look at me eye to eye. Will you be among those that will be taken? Ang Bible precise, ha? Tinatanong kita. Kung may sasakop sa atin kagaya ni Nebuchadnezzar at kukunin ang mga young people na piling-pili, makakasama ka ba? Ang gusto ko, makasama kayo. Pero paano kayo makakasama? Now, sabi rito, ito ay mga pilimpili, certain children of Israel, specific. Binigyan ng commandment ni Nebuchadnezzar si Aspenas na take certain children of Israel, royal blood, princes, children. Sabi ng Bible, aba, eh pogi ito kagaya ko. O sige na, wag na tayo mag-away. Kagaya mo na. No blemish. Makapalang buhok nito, sigurado ako. Oo. But well-favored. Well-favored. Yung bang pag tinignan mo, ang gaan kagad na pakiramdam mo. Nakasalubong na ba kayo ng ganun tao? Hindi mo siya kilala, pero pag nakita mo, pambira. Parang nung makasalubong ko si, ano, si, sino ba yun? Si Christopher De Leon? Ah, si Gary Valenzuela. Hindi, kasi si,
Christopher De Leon na nagmi-meeting kami ng mga pastor's kids. Pababa ako, paakyat siya. Sabi ko, "Hi Christopher." Tinignan lang ako, hindi pala sumagot. Suplado yan. Pero nung nandoon kami sa Serendra, nasalubong namin si Gary Valenciano. Sabi ko, "Hi Gary." Nagmamadali. Tumigil talaga. "Hi." May mga taong gano'n na pagka nakita mo, talagang hindi mo palalagpasin. Well-favored, skillful in all wisdom and cunning knowledge. Hindi lang ito mga pantas, kung hindi mga skillful. Mga talented. Understanding science, such as had ability in them to stand in the king's palace. Aba mga kapatid, yung imbitahan ka sa presensya ng hari, yung reyna na nga pagka hindi in-extend yung scepter, paparusahan. Asawa na yun, ha? Pero ito, sabi ng Bible, makakatayo sa harapan ng mga hari na ang purpose, sila ay ititrain. Sila ay ititrain that they might teach the learning and the language of the Chaldeans. Kanya talagang may purpose. Ano po? So, kanina ko pa pinapanalangin, ano ba Panginoon ang gagawin natin? So, buksan ninyo sa Jeremiah chapter 25. Jeremiah chapter 25 and verse 1. The word of the Lord came to Jeremiah concerning all the people of whom? Kanya consistent yan, ano? Sa Daniel chapter 1, tsaka sa Jeremiah 25. Ang dinala lang sa Babylon, mark this, only the southern tribe. Chosen young people of the southern tribe. Judah. When? In the fourth year of Jehoiakim. Kaya sabi ko, bilugan ninyo yung third, dito naman, fourth year. Iisang tao yan. Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, sabi ron, that was the first year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. Nakakaisang taon pa lang silang nasasakop. Okay. The which Jeremiah the prophet spake unto all the people of Judah. Siya'y nangaral at ang sabi niya, and to all the inhabitants of Jerusalem. Sapagkat Judah is the kingdom, Jerusalem is the capital city. Saying, from the 13th year of Josiah, ba, nababanggit na si Jehoiakim ay anak ni Josiah. So merong date dito. From the 13th year of Josiah, the son of Amon, lolo ni Jehoiakim. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, mamarkahan nyo yan sapagkat hindi yan na isulat dyan para humaba lamang ang Bible na babasahin natin. Kaya sabi ko sa inyo, yung pinakita kong chart, pwede po nating makompute na mula sa Garden of Eden hanggang sa panahon natin ngayon, according to the measurement of time in the human race, we're getting close or a little bit over 6,000 years. Every 2,000 years, there is a significant event na nangyayari sa human race. First was the flood when the judgment of God came. Then number two, the first coming of Christ, wherein He came to redeem us from the judgment. Okay? At tapusin ang Old Testament period at i-commence ng Holy Spirit ang Church Age. Mga dispensation yan. Now,
from the 13th year of Josiah, the son of Amon, king of Judah, even unto this day. Nakakaisang taon na sinakop sila ng Babylon. That is 3 and 20th year. Mamaya, we will do the math at palalabasin natin ano paano sinabi ng Bible na that is 20 and 3 years. Okay? Mula dun sa period na sinasabi. From the 4th year of Jehoiakim at hanggang dito, nangaral na daw si Jeremiah sabi rito ay 3 and 20 years. The word of the Lord had come unto me, and I have spoken unto you. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang kanyang salita, at yun ang ibinahagi ko sa inyo. At ang sabi ng Bible, rising early and speaking. Kanya nga ang mga lingkod ng Panginoon, hindi pa huli-huli. Rising early and what? Speaking. May purpose ang Panginoon, bakit tayo tinawag? Ano po? Kanya, dapat hindi lamang magpabilis-bilis tayo ng kilos because of the urgency of the work. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng mga senior pastor sa akin when I pioneered our church, ay sinasabi nila na ako daw ay nagmamadali. Ano ba daw ang gusto kong patunayan? Wala po. I just want to do the work of God expeditiously. Yung magagawa ko sa isang oras, hindi ko kinakailangan na gawin sa loob ng 3 oras. Kanya nga, it's not the amount of time you put in your work, it is the amount of work that you put in your time. Maraming mga tao, busy, pero hindi productive. Kung yan ay totoo sa buhay na tao, normal, mga kapatid, marami din mga Kristiyano na akala mo busy, pero pagdating sa judgment seat of Christ, masusunugan. Pwede ba mangyari yon? Because you're not precise. Rising early and speaking. Sabi rito, but you have not hearkened. Diligent naman ako sa misyon ko. Ginagawa ko naman ang trabaho ko. But you have not hearkened. Notice verse 4. And the Lord hath sent unto you this 32 years, sabi ng Bible, ay 32 nga ba? 23. Okay? 23 years. And the Lord hath sent unto you who? All the servants, the prophets. Ganun din. Sapagkat sila'y mga lingkod ng Panginoon, pare-pareha sila. Rising early and what? Sending them. Kasi hindi pwedeng pagtitiwalaan mo ang isang tao tapos pa-late-late. Kanya nga sabi ng Bible, hanapin ninyo, i-flash, o isulat lang kung ano yung verse, confidence in an unfaithful man is like a joint, ano tawag doon? Broken tooth and a put out of joint. Pag masakit ang ngipin mo, mahirap kang ano, mahirap, hindi ma-drawing ang mukha mo. Pagka meron kang sprain, hindi maganda yung lakad mo. Sabi ng Bible, same thing, kapag ka ang isang leader o ang isang tao,
nagtiwala sa isang unfaithful man. Are you faithful? Are you faithful? Say it louder. Are you faithful? Maganda yung i-vocalize nyo, i-verbalize nyo, para kahit hindi ka talagang faithful, eh, maalala mo yung sinabi mo na, I want to be faithful. Are you faithful? Yes. Tandaan nyo, ha, mga ganitong mensahe, sa pastor nyo lang maririnig sapagkat member kayo na Metro Laguna Baptist Church. Pag kayo nagpaikot-ikot sa mga simbahan, hindi nyo maririnig ang mga ganitong mensahe sapagkat they don't care. But you have not hearkened nor inclined your ear to hear. Kanya nga po, pagka-preaching, dapat sarado ang bibig, bukas ang tenga. You don't talk to your neighbor. You don't hold your mobile phones. Sapagkat ang mobile phones ninyo will be a distraction to you. Naintindihan mo ako? Kinakailangan tayo po ay full attention sa Panginoon. Sabi rito, but you have not hearkened nor inclined your ear to hear. They said, ito ang preaching, turn ye again now, everyone, from his evil way and from the evil of your doings. Nakikiusap ang Panginoon through his faithful prophets na kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan. God is calling Judah to turn away from their sins. Look at the second part of the verse. Ang promise is this. Pag nagsisi kayo, pag nagbalik loob kayo sa Panginoon, you will dwell in the land that the Lord hath given unto you, to your fathers forever and ever. Alam niyo mga kapatid, yung pagpasok nila sa promised land is a sign na their forefathers have been faithful. Kasi kung hindi naging faithful, wala silang aabutan. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Kanya nga makikita natin, ang blessing ng ating mga anak ay depende sa blessing na tinatanggap natin ngayon. Hmm. May karapatan ka bang mag-anak? Tapat ka ba? What did the Lord spoke concerning Abraham? For I know Abraham, for I know him that he will teach his children. I think it's in Genesis. For I know him. Kung makikita nyo. Sabi ng Bible, yan ang pangako. Look at verse 8. Go not after other gods, that's idolatry, to serve them, and to worship them, and provoke me to anger with the works of your hands. Huwag kayong tatalikod, I'm a jealous God, huwag kayong maging idolatrous nation, sapagkat when you do that, oh, clear po yan, guhitan nyo sa inyong Bible, you will provoke me to anger. Binaliktad ko lang. Kung kayo ay susunod, then you will not provoke me to anger with the works of your hands. The Lord is always putting us accountable. We can never blame Him. We can never blame anyone. We can only blame ourselves kung hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Provoke me not to anger with the works of your hands. And I will do you no hurt. Yan ang sabi ng Panginoon. Mag-usap tayo, magkasundo tayo,
huwag niyo kong gagalitin at hindi ko kayo parurusahan. Mga kapatid, tama ba ang aking mga pananalita na ako ay inyong alingatan sapagkat pag nagalit ako, nawawala ako sa tamang wisyo? Is that godly? It is. Kasi ang relationship na gusto ng Panginoon is an intimate love relationship through obedience. Dito, hello mga kapatid, hindi ako sinusunod niyo. Ang sinusunod natin dito ay ang Panginoon. Are you with me? Dapat lahat tayo dito umibig sa Panginoon at sikapin natin, masunod natin ang lahat ng naiintindihan nating kautusan ng Panginoon para ikaw at ako, tayong lahat, pagpalain ng Panginoon. Nauunawaan po ba ninyo ang sinasabi ng Diyos? Amen. Jeremiah is talking to the entire nation. Verse 7, yet you have not hearkened unto me. Nagsalita ba verbally ang Panginoon sa kanila? O ang Diyos spoke to them through Jeremiah and the other prophets? Alam niyo mga kapatid, same then, true today. Sabi ko kanina sa inyo, nakikiusap ako, hindi ako eloquent preacher, pero lahat ng sinasabi ko mga kapatid, wala pong balat kayo, walang hypocrisy because that is the closest to God's intention you can ever be. Mahirap ata ang ginagawa ko rito kasi may Bible ka, verse by verse lang naman ito. Pagkamali, maiintindihan mo kaagad, naunawaan niyo mga kapatid. Hindi lang kayo, yung mga nanonood sa atin, alam nila, maraming pastor na nanonood eh. Marurunong yan, mas marurunong pa sa akin yung mga yan eh. Sabi ng Bible, yet you have not hearkened unto me through the prophets, saith the Lord, that you might provoke me to anger work with the works of your hands to your own hurt. Kanya ang alam niyo mga kapatid, pag hindi raw tayo sumusunod, sabi sa verse 7, no, intentional on our part. Intentional, ibig sabihin, you have not hearkened unto me, saith the Lord, because your obedience is purposeful, intentional, that you might provoke me to anger with the works of your hands. Eh, wala naman talaga kayong gusto, kundi galitin lang ako eh. Mamaya, maiintindihan niyo mga kapatid dyan. Kung meron pa akong time to give to you all the scriptures that you may ever need. Sabi ng Bible, provoke me to anger with the works of your hands. Ano sabi doon? To your own hurt. O pwede palang meron tayong ginagawa na akala natin productive tayo, akala natin yun na, pero pinaparusahan pala natin ang sarili natin. Anong clear example niyan? Kapag ikaw ay mananampalataya at ikaw nagtatrabaho pagkalinggo. Hello? Pag ikaw ay mananampalataya at lumilibang ka para gawin ang mga bagay na para sa iyo. Are you with me? Ang dami gusto ko sabihin sa inyo pero I will reserve that till later. Bakit? Sapagkat iba yung ano natin dito. Look at verse 8. Therefore, conclusive yan ha. Thus saith the Lord of hosts through Jeremiah, because you have not heard my voice, hindi salita ko, sabi ni Jeremiah, kundi yung salita ng Panginoon. Look at verse 9. Behold, I will send and take all the families of the north
sapagkat geographical location, Babylon is to their north. Sayeth the Lord, sino yon? Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Paano pinakilala ng Panginoon? Kala ko baka away nila, pero bakit servant ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, kabalik-balik ka rin niyo lang. When a man's ways please at God, God will make even his enemies to be at peace with him. O balik ta rin niyo. Kapag ang buhay niyo hindi kalugod-lugod sa Panginoon, magpapadala siya ng mga taong magpaparusa sa iyo like he did to Judah. Are you with me? Remember, it is the works of your hand to your hurt. Ikaw ang may kagagawan. Dinagdagan pa ng Panginoon, magpapadala ako ng taong lalo pang magpapatindi ng parusa mo. Tinatakot ko talaga kayo mga kapatid kasi nakakatakot lumayo sa Panginoon mga kapatid eh. Nakakatakot po talaga eh. My servant, pag sinabi doon, my servant, my instrument for me to carry out my punishment for you. Ano sabi diyan? And will bring them against this land. Dadalhin ko sila dito against Jerusalem. Against Jerusalem. Sabi ng Bible, against this land and against the inhabitants thereof. Hindi lamang sa lugar, kung hindi sa lahat ng nakatira doon. Against all these nations round about and utterly destroy them and make them an abomination and an hissing and perpetual desolation. Sabi ng Panginoon, utterly destroy. Hindi lamang ang Jerusalem, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa kanila na pwedeng tumulong sa kanila sa oras ng pangailangan. Sabi ng Bible, utterly destroy. Ipapadama talaga sa iyo ng Panginoon, ayaw mo sa akin? O sige, ito ang mararamdaman mo dahil nag-iisa ka, wala ako sa iyo. Ano ba sabi ng Panginoon? For without me, you can do nothing. Pero Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, look at me for a while. Ano ang mahirap intindihin sa mga sinabi ko? Ha? Gusto mong mabuhay ng sa sarili mo? Go ahead. Hindi ako hahadlang, pero sasabihin ko sa iyo, bago mo pagdesisyonan yan, narinig mo ang mga bagay na dapat mo malaman para wag mong gawin. Pero kapag ginawa mo pa, bahala ka na, Chong. Sabi ng Panginoon, narinig naman ninyo eh. Pero talagang ginalit niyo ako intentional dahil ayaw niyo talaga sumunod eh. Utterly destroy them and make them an astonishment. Ang astonishment, yung bang pag nakita, ano nangyari dito? Yung ba talagang hindi makapaniwala? And an hissing. Hissing is, may mga pagkakataon na hindi ka makapagsalita pero it's a warning. May mga ibig sabihin yan eh. At ang sabi ng Bible, and will be a desolations. Marami. Kasi Judah is at least 2 tribes and several families. And several families.
Sino rito may mga apo na? Masarap magka-apo, di ba? Pero responsibilidad niyo apo niyo. Kala niyo, binigay ng Panginoon niya para karga-kargahin niyo lang? Dalhin at palakalakarin sa kung saan-saan mga... Mga kapatid, you need to know your responsibility. Perpetual desolations. Pag hindi mo na pangalagaan yan, kanya nga noon pa sinasabi natin, ang kahirapan dapat tumigil sa atin at ang kahirapan hindi ipinapasa sa susunod na saling lahi. Are you with me? Kasi ang kahirapan, sumpa, kung ang magulang ngayon noon eh naghirap, lumaki sa hirap, eh mga kapatid, huwag niyo namang ipamana ang kahirapan sa inyong mga anak. Are you with me? Kanya nga sinasabi ko rito mga kapatid, it's even in our church covenant na hindi lahat ng nasa tamang edad na mag-asawa ay dapat mag-asawa. Eh nag-asawa. Ang nagpapalaki ng mga anak, eh mga lolo at saka lola. Abay mga kapatid, hindi po tama yan. Alam mong kinakailangan mo magtrabaho, nag-anak ka. Aba, ito sana pinag-isipan mo na kapag nagtatrabaho ka, kahit paano, meron kang mapapag-iwanan ng mga anak mo na magte-train sa mga anak mo the way God wants you to train them. Look at verse 10. Moreover, utterly destroy, be astonishment, be unheasing, perpetual desolations. Aba, mga kapatid, akala nyo, tapos na Panginoon? Nagsisimula pa lang siya, chong. Moreover, eto pa dagdag, I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of bridegroom, the voice of the bride, the sound of the millstone, and the light of the candle. Aba, malungkot na, madilim pa. I hope walang member na Metro Laguna Baptist Church na parang ang kasabihan, walang karapatang lumigaya. Walang karapatang sumaya. Pagka yan ang buhay mo, sumpa yan eh. On top and above. And I will take away the light of a candle or the sound of the millstone. As sinasabi, ang tubig na mapagaspas, mababaw. Hello? Hindi mo maririnig na may tinatamaan yung millstone na inihulog mo sa dagat ang lalim. Doon ka ihuhulog ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba kayo natatakot dyan? Eh ako natatakot para sa inyo, kanya gusto kayong alisin dyan eh. Ngayon, makipag-away ka sa Panginoon through His prophet, through His herald, it's up to you. Hindi naman ako makikipaglaban sa iyo. Kung ako tapat at ako transparent, dapat maging tapat at transparent ka rin. Yun lang naman yan para walang away. Kasi, hello, hindi pwedeng makipaglaban ang Aikido master sa pangkaraniwang karatista. Mamamatay ang pangkaraniwang karatista lang. Naintindihan mo ba? Iba discipline eh. Ang laban natin dito mga kapatid, pagmamahal sa Panginoon,
at pagsunod sa kanyang mga utos. Kung merong ibang tao na yan, hindi ganyan ang pag-iisip at hindi yan ang nais, aba, eh, hiwalayan nyo, madadamay ka. Look at verse 11. And this whole land, the entire nation, the southern kingdom, Judah, shall be what? A desolation and an astonishment. And this nation shall serve the king of Babylon. So, sinasabi na, okay, na sila ay dadalhin sa Babylon. 1 year pa lang. Okay? 1 year pa lang, sinasabi na ni Jeremiah. At ang sabi dyan, and this nation shall serve the king of Babylon, how many years? 70 years. Bilugan niyo yan sapagkat kung matutuloy, pag binuksan ko itong aking Jurassic na MacBook, kasi gumagalaw na yan. Yung baterya niya, hindi ko na nga maisarado yan ng lalapat kasi pati yung keypad, umangat na eh. Basta nagpaparinig ka ba? Hindi mo nahalata? ang hihina nyo ngayon, no? Basta nagpaparinig ka ba? Nagalit pa? Sana nakahalata ka na lang. Sabi ng Bible, and that nation, saith the Lord, for their iniquity. Bakit naging servant ng Panginoon si Nebuchadnezzar? Sapagkat gusto siyang gamitin ng Panginoon to punish Judah. For their iniquity and the land of the Chaldeans and will make it what? Pangatlo na yung sinabi ata eh. Pag sinabing perpetual, mga kapatid, perpetual yan, ha? Perpetual desolation. So, positive, sinamahan ng negative. And I will bring upon that land all my words which I have what? Pronounced against it. Hindi nagpapabiro ang Panginoon. Ganyan sinasabi ng Bible, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kanya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, tayo po minsan ang gumagawa para tayo pagpalain ng Panginoon at tayo rin ang gumagawa para pasakitan natin ang ating mga sarili. Wala tayong dapat sisihin. Gets? And I will bring upon that land all the words which I have pronounced against it. Hindi mga salita na favorable, kundi laban, against it. Even all that is written in this book, which Jeremiah had prophesied against all the nations. God has the record of what we've learned. We have the Bible, you're taking notes. Ngayon ang panahon na hindi na tayo kinakailangan maligaw. Kung ikaw ay talagang galing sa trabaho, pinaglalabanan mo ang antok, labanan mo, huwag mo lang pikunin ang pastor mo na ikaw ay patulog-tulog. Pero pagbalik mo sa bahay, find your next available time and watch the recorded video. Wala nang excuse ngayon, mga kapatid, for you to miss the word of God coming from your shepherd. May sarili kang shepherd and the work of the shepherd is to feed the flock. Kanya nga ang kasabihan, woe to the famished flock. Pag kayo mga payat spiritual, walang alam sa salita ng Diyos, it is the pastor's fault.
for many nations and great kings shall serve of them also. Sabi ng Bible, for many nations and great kings shall serve themselves of them also, and will what? Recompense them according to their deeds and according to the works of their own hands. Tutuloy ko lang, babasahin ko lang, pero hindi ko na i-expound. Look at verse 15. For thus saith the Lord God of Israel unto me, take the wine cup. Hindi lang to jigger, sabi ng Bible, cup, na ang laman alak, of this fury at my hand. Remember, the Lord is already angry. Sabi niya, itong alak na ito, itong cup of wine of my fury, kunin mo sa aking kamay. And cause all the nations to whom I send thee to drink it. Mga kapatid, ako po makapagsasabi sa inyo at makakapag-cite ng example ng history. Kung ako ang nasunod, wala ako sa Kalamba, nasa Metro Manila ako. Kasi kahit hanggang ngayon, lahat ng mga pastor na nagsasabi, fitted ako sa Metro Manila. That's where I could bloom. Pero ba't ako natin dito? Yun lang, praise nyo na ang Panginoon eh. Kasi hindi yung gusto ko ang nasunod. Ang nasunod ay yung gusto ng Panginoon. Whithersoever I will send thee, sabi ng Panginoon. Look at this. Then took I the cup of the Lord's at the Lord's hands. Kinuha ko. And made all the nations to drink unto whom the Lord had sent me. Kung saan ako sinugo ng Panginoon, lahat ng pinantahan ko, pinainom ko. To wit, Jerusalem and the cities of Judah and the blings and the kings thereof and the princes thereof, to make them what? A desolation, an astonishment, an hissing, and a curse as it is this day. Inulit lang. Nasabi ko sa inyo, ang Panginoon, pag nagsalita para makuha natin, paulit-ulit siya. Pagka na mismo, double whammy ka kasi dalawang beses mo narinig. Pharaoh, king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people, and all the mingled people, mga associates, and all the kings of the land of Luz, yung mga nasa surrounding nila. Let's skip those verses, verse 26. All the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of the world, which are upon the face of the earth, and the king of Sheshach shall drink after them. Abay, lalanguhin talaga ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, makinig kayo. I'm a top fan ng concerned doctors and citizens of the Philippines. Hindi ko alam kung gaano katagal yan sapagkat ilang taon na ba ang pandemic natin. Parati ko sinishare yan sa timeline ko. Recently, sinishare ko sa group chat natin. Will you please do yourself a favor? Do yourself a favor. Yung huling pinorward ko na link, panoorin niyo po. Panoorin nyo. At tingnan nyo kung meron kayo makukuha. Bakit? Sapagkat alam natin na ang vaccine, number one, is not mandatory. It is a law. RA, Republic Act 11525.
dalhin mo lang yon, i-assert mo yung iyong constitutional rejection, objection. Aba mga kapatid, hindi pwedeng sansalain ng kung sino man Poncio Pilato ang batas unless it has been overruled. Are you with me? Aba, isasubject sa mga lawyers yan, mga babatas. Siguradong bakbakan sila niyan para i-amend at i-overrule ang RA 11525. Pangalawa, i-express natin ang ating personal objection. Bakit? Sapagkat tayo po mga kapatid, merong karapatan na pangalagaan natin ang ating katawan. Meron tayong freedom of choice. And number three, i-express natin ang ating freedom of religion. Ang tawag ko dyan, live out your conviction. Makinig. Ngayon, face-to-face na ang education. Iba ang DepEd sa CHED. CHED, lahat ng mga higher college, lahat everything. Alam niyo ba mga kapatid, anak ng isang lawyer graduating, hindi makakagraduate sapagkat hindi papasukin sa isang prestigious school. LaSalle for that matter. No vaccine, no entry. Tanong, what would you do? Alam niyo ba mga kapatid, medically proven na ang mga vaccine is more dangerous than the virus itself. Because the virus can give you AIDS. Hindi sinasabi sa atin yan. Kanya sinasabi ko, panoorin nyo, para kung magdidesisyon ka, may pagbabatayan ka ng desisyon mo. Naintindihan niyo po ako? Tanong. Lawyer yung nanay, yung anak, law student, graduating, hindi papasukin, in danger na hindi makakapasok. Ang sabi ng nanay na lawyer doon sa taking a law school, aba, kung ayaw nila, sasabihin natin, sige, di wag mo ako pag-graduatein. Mawalan ka ng isang tuition, babayad na tuition. Mga kapatid, bagamat kilala ko yung ano, yung lawyer, may patutuo na Kristiyano. Hindi ko alam kung Baptist. Pero alam niyo mga kapatid, Baptist ka, di ba? Baptist ka, di ba? Nasaan ang conviction? Ako, 2 buwan pa lang into the pandemic, nag-decide na ako na I will not take it, but I am willing to pay the price. Maraming taon na akong inaantay sa Roja City to preach again. Itong katapusan ng August ay Pastor's Day nila. Sabi ko kay Pastor Quezola, Brad, kaya kong pumasok sa airport. Kaya ko. Makakalabas ba ako pagdating ko dyan? Bakit? Kasi kahit na yung RT-PCR test, hindi ako naniniwala sa results. Bakit? Kasi ang ginagamit nila, dinadagdag nila para makita yung kung ano yung merong ka na virus, parang magnifying glass lang yon. Kanya makikita natin na para makita nila yung maliliit, gagamit sila ng magnifying glass. Yun yung solusyon na hinahalo nila doon sa kinuha sa ilong mo at saka sa lalamunan mo. Naintindihan mo?
dahil sobrang liliit ng gusto nila makita, dadagdagan nila yung enhancing reagent. Kanya ang makikita, kahit na yung hindi dapat makita, makikita, kanya may false positive, may false negative. Naintindihan niyo mga kapatid? I don't want to take that unnecessary risk. Ako, may comorbidity. I have the reason not to take the vaccine. Pero alam niyo mga kapatid, ano ang logic na kidney transplant patient, pupwersahin mo mag-take ng virus? Aba mga kapatid, nasaan ang utak ng mga doktor? Kanya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ito is a prophecy sapagkat ito'y nililink dito sa Book of Daniel, nakalink ito sa prophecy of the last days. Darating talaga sa panahon na hindi natin maiintindihan bakit ipinapatupad gayong illogical at kabaliwan. Ito yon. Maniwala kayo sa pastor nyo, hindi ko kayo dadalhin sa kapahamakan. Ang kinakailangan, manindigan tayo sa kung ano ang mandato ng konstitusyon, yung pinaniniwalaan nating personal at yung ating conviction. Ngayon ang panahon na maraming mga pastor, mga mananampalataya na walang backbone. Eh ano kung hindi ako makatapos ng pag-aaral? I'm in the hands of God! Ang magdidikta ng buhay ko, hindi yung diploma ko na maisasabit ko sa wall. I'm an undergraduate pretending to have a masteral degree. Laban ka! I'm undergraduate. Itapat mo ako sa lahat ng mga graduates. Yung mga nakapasa, kambal, lahat, everything. Aba, mga kapatid, ini-interview. Paano nakapasa? Kambal sila. Yung isa mahirap. Pagkakataon magpatutuo. Kanya nga ang tanong ko mga kapatid, kung merong pipili sa loob ng iglesyang ito, mapipili ka ba? Mapipili ka ba? Aba, kung hindi mga mananampalataya yun, mga kapatid. Tanong ko, nasaan ang mga mananampalataya? Dahil ang gaganda ng mga patutuo, natutuwa ang maraming tao, ang assumption, mananampalataya, siguro. Mga kapatid naman, may advantage tayo. Sabi ng Bible, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and what? Upbraideth not. Pero sabi ng Bible, but let him ask in faith, nothing wavering, for if a man wavers, hindi siya makakatanggap. Kanya nga minsan nananalangin tayo, ang tanong, yung pananalangin ba natin may pananampalataya? May pananampalataya ba? Jeremiah chapter 1. Sumusunod lang kasi ako sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Jeremiah chapter 1, look at verse 1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of? Kaya makita niyo mga kapatid, makukumpute talaga natin eh. Kasi may mga common references.
hindi lang ako doon sa panahon na yon na kumpitin natin ang panahon, pero darating tayo, ipapakita ko sa inyo na the Bible is precise. In the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah, in the 13th year of his reign, o tatandaan ninyo ha, nagsimulang mag-preach si Jeremiah sa Judah in the 13th year of Josiah. Kanya may makukumpit natin yan. Kumitay mo ko mamaya, gagawin natin. Look at verse 5. It came also in the days of Jehoiakim, Daniel 1, Jeremiah 25. In the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah. O again, may time frame. The son of Josiah, king of Judah, unto. Mula doon, hanggang saan? The carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. So may mga reference. At nagtagal sila how many years? 70 years. Kaya makukumpute natin. Look at verse 5. Then the word of the Lord came unto me saying, before I formed thee in the belly, I knew thee. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. As sinasabi lang dito sa atin, Jeremiah, sabi ng Panginoon, may plano ako para sa iyo. At i-accomplish ko ang plano ko para sa iyo. Likewise, my plan for my nation, Israel. Kanya nga, ito po sinasabi ko, kung may plano ang Panginoon sa atin, individual, tanong, alam mo ba kung ano yon? Alam mo ba kung ano yon? Kasi, si Jeremiah, nalaman niya eh. Through the Word of God. Eh, we have the Word of God. Basahin mo lang to. At alam mo mga kapatid, basa lang. Pagka meron ka nabasa dyan, gagamitin ang Holy Spirit. Aba, ang kanta nun ah. Hindi ko naunintindihan dati yun ah. Pero, naintindihan ko ngayon. Markahan mo. At pagkatapos, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, pinaunawa mo, sa iyo nang gagaling ang pangunawa. Ang tanong, ano responsibility ko ngayon dahil naunawaan ko? Marami tayo napakinggan. Sabi ng Panginoon, sapagkat hindi niyo pinakinggan, you provoke me to anger. Look at verse 6. Then said I, ah, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child. Eh, lahat naman tayo may mga ganyang mga apprehension. Pagka narinig natin na ito ang ipagagawa sa atin ng Panginoon, like for example, some of you, when we first came to this place, eh, 40,000 na simula natin dito, hindi pa kasama yung utilities, eh siguro some of you have been saying, paano namin mababayaran yan? Eh parang 10 taon mahigit na tayo rito. Ngayon pa ba tayo magdududa? Ngayon pa ba tayo magdududa? Ang dami nating excuses. Hindi ako marunong magsalita, I'm not eloquent, hindi pa ako mature, bata pa ako. Pero alam niyo mga kapatid, pagka ang Diyos ang nagplano, Diyos ang tumawag, Diyos ang nagsugo, walang excuse eh. Look at verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go. Kanya nga, it's in the going, it's in the doing that we develop the joy of doing God's will.
Mahirap pagka hindi natin hinahakbangan. Hakbangan natin. Ay, maulan. Baha. Nagustuhan ko yung sinabi ng isang pastor. Huwag tayo matakot sa COVID. Nagdagdag lang ang Panginoon ng paraan para ma-execute niya yung death, for it is appointed unto men once to die. Lahat tayo mamamatay. Are you with me? Humanap lang ang Panginoon. Pero kung hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay, Chong. Nasa naman ang asan ang pagkaalam mo sa Bible? Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay, walang pwedeng kumuha niyan maliban sa Kanya lang. Wala! At kung kukunin niya, anuman ang paraan, eh mga kapatid, matuwid sa paningin niya yon, because precious in His sight is the death of His saints. Anuman ang kamatayan ng isang taong ligtas, aba, precious sa Panginoon yon, masakit para sa Kanya yon, pero matuwid sapagkat gusto ka na niya makasama pag magpakailan-kailan pa man. Are you with me? Ang sabi ni Apostle Paul, for me to be absent from the body is to be present with the Lord. Kanya, ano mga kapatid, ano? Excuse na lang yung pagkaalam, o kung hindi man excuse, yung kabubuhan mo na lang, salita ng Diyos, wala kang alam. Wala kang alam. Zero, nothing, zilch. Nalulungkot ako na naging membro kita tapos wala kang alam. Say not, I am a child, for thou shalt go to where? To all that I shall send thee. Sabi doon, binasa natin sa 25, sa lahat ng lugar na ikaw ay aking susuguin. And whatsoever I command thee, thou shalt what? Lahat ng iuutos ko, sasabihin mo. Kaya sabi ng Bible sa verse 8, be not afraid of their faces. Hello? Titigan lang na tunaw ka? Eh sa totoo lang mga kapatid, talagang may mga pagkakataon na intimidation is the name of the game. Sa lalaki, di ba, ito, brusko to si Ed eh. Di ba, tinginan lang, Brad, nagkakatalo? Oh. Tinginan lang na intimida ka? Kanya nga may kasabihan, if only looks could kill. Meron na ba namatay sa titig? Be not afraid of their faces. Hindi naman nagkukumanda ang Panginoon mga kapatid na illogical at walang dahilan eh. O pakibasa nyo nga, ready? Read. For I am with thee to deliver thee, say it to. O, ano ngayon ang takot natin? Hindi kita papasukin dito sa campus pag hindi ka nagpabaksin. Hindi ka makakasakay sa aeroplano pag hindi ka so what? Baka iniingatan ako ng Panginoon, baka mapapahamak ako pag sakay ko dyan. Eh siguraduhin mo na kasama mo ang Panginoon. Kanya wala tayong dapat ikabahala for as long as we know that the Lord is with us. Are you with me? I am with you, not only His presence, but His power to deliver. Look at verse 6. Then the Lord put forth, underline na niyo sa inyong Bible, His hand. Put forth His hand and touch my mouth. God's hand, Jeremiah's mouth. Alam niyo mga kapatid, hindi ko talaga maintindihan pag hindi tinanggap ng mga Calvinists na we have partnership with God. God's hand, our mouth. Hindi kanya pagpapalain na hindi ka sumunod. Hindi kanya parurusahan na hindi ka nagpasakop. Naunawaan niyo mga kapatid?
May reason lahat ang Panginoon. For I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Hindi pa natapos dyan. And the Lord said unto me, behold, I have put my words your mouth. Aba mga kapatid, a soul winning, napakadali. Hindi mo gagamitin ang sarili mong salita. Ang gagamitin mo salita ng Panginoon. Naintindihan mo ba ako? Anong takot mo? Hindi ka nagagawa ng mensahe. Pero yung mensaheng nagligtas sa iyo at naintindihan mo, kaya mong ibahagi? O takot ka lang? O wala kang alam? Hindi pwedeng may alam ka pagkatapos hindi mo ginagawa. See, I have this day set thee. Kanya nga pagka nagplano ang Panginoon, hindi kanya pinagplanuhan para ikaw ay ano, maging loser at maging defeated. Ano sabi ng Panginoon? May takot siya noong una, oo. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Because this day, ngayon nag-uusap pa lang tayo, sabi ng Panginoon, I have set thee over the nations. Over the nations and over the kingdoms. To what? Root down. Root out. To pull down. To destroy. And to throw down. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, hindi lang kita gagamitin to execute my judgment to Judah, pati doon sa mga nakapalibot sa kanila, para wala silang kakampi. Kanya pag ako nagsabi na don't cushion the fall of a person that the Lord wants to bring to rock bottom experience, is that biblical? Oh yes. Hindi yung dinisiplina ng pastor, dinisiplina ng church, ikaw naman, kakalingain mo. Brad, naiintindihan kita. Ang ibig mo sabihin, ako ang pastor, hindi ko naiintindihan yun? Yun naiintindihan mo? Abo, ay mas magaling ka kaysa sa akin. Ang lakas ng loob mo. Kanya dapat dito, huwag nating kampihan yung mali, tindigan natin yung tama. Ang pastor, tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Si Moses, nangangalay eh, pero sa tuwing itataas niya ang kamay niya, nananalo si Joshua eh. Anong ginawa ni Aaron at saka ni Ur? Aba, eh tinulungan nila. Kung sinabi ni Aaron at saka ni Ur, kagaya ng mga members ng Metro Laguna Baptist Church, pabayaan natin siya, pastor siya. Hello, pag ibinabanga, natatalo sila. Sila! Hindi lang yung pastor, tayo! Kanya gawin natin ang lahat. Hindi tayo kilala ng mga nakakapanood sa atin sa iba't ibang bansa. Ilagay natin sa isipan nila, sa bibig nila, sa puso nila, kung sino ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Ang inaawit mo, patutuo mo. Ba't hindi mo maawit ng tama? Alam niyo yung nag-trending? Sumali sa singing contest? Sumemplang? Aba, nung una, sinabi niya, ulitin ko po. Aba, nung pinaulit, sumemplang ulit. Eh, nung susunod, yung mga judges na, ulit! Tapos ang mga judges, sabi ng mga nanonood, ulit! Aba, eh, nakarami ng pag-ulit, hindi pa rin nakuha eh. Alam niyo mga kapatid, Guinness, sa mag-asawang Julius Babaw at saka Tintin, merong voice trainer. Aba, eh inopera ng scholarship to be trained. Singing contest, kinakailangan matrain. Tayo umaawit sa Panginoon, hindi natin mabukay yung bibig natin. Paano lalabas ang boses na nakasarado bibig mo? Pwede ka ba sumigaw na,
Abay, awit mo yan eh. Awitin mo ng tama kasi Panginoon ang nagbigay sa puso mo yan eh. Para naman kami, makilala namin ang Panginoon din. Lahat yan, marinig natin mayang hapon kung babalik kayo. Pero kung ayaw niya na bumalik, wala akong pakialam sa inyo. Mananagot lahat tayo sa Panginoon. Kung mali ang preaching ko, mananagot ako sa Panginoon. Kung mali ang tanggap mo, mananagot ka sa Panginoon. Lahat tayo mananagot, kanya-kanya. Pero huwag mong pahintulutan na ang kamay mo ang pumarusa sa'yo. The works of your hand to punish you. Bihira, kinalinga kita dito para maayos ang buhay mo, maayos ang pamilya mo. Ngayon, akong kaaway mo. Ay, bahala ka. Bahala ka. I risk my ministry for you. Wala kang utang na loob, balasubas ka, huwag ka nang babalik. Kasi makakadamay ka rito, gagayahin ka ng iba. Abay, para maayos ang buhay mo, maayos ang pamilya mo, tinayaan kita. Pagkatapos gagawin mo sa akin yung ginagawa mo ngayon, bahala ka, hindi pa tapos ang Diyos. Sabi ng Bible, because you did this, hindi ka naman paparusahan ng Panginoon dahil sa may ginawa akong mali sa iyo eh. Kung mali man ang ginawa ko, nag-react ka ng mali, kanya ka parurusahan. Pero kung ako man ay nagkamali, nag-desisyon ka ng tama, pagpapalain ka ng Panginoon, pabayaan mo parusahan ako sa maling ginawa ko. Naintindihan mo ba ako? Ano mahirap intindihin doon? Root out, pull down, destroy, throw down. Aba, eh nasa kapangyarihan ata ng propeta yan. At sabi ron, to build and to plant. Kanya alam niyo mga kapatid, nung pagpapalain na ni Isaac, sino? Si Esau. Sabi niya, naibigay ko na, ubos na. Kasi ang sarap ng luto. Kanya sabi ko sa inyo, tinuro ni Edwin, sinusugan ko, gusto mong mag-pronounce ako ng blessing? Aba, do something favorable to me. Kasi ako ang magpo-pronounce ng blessing. Huwag mo akong gagalitin. Hindi ako nakikipag-away, pero pag masama ang loob ko sa iyo, panalangin mo lang, tsaka panalangin ko, hindi magkakasundo. Paano tayo tutugunin ng Panginoon? When two or three. Tandaan nyo, ang kota ng Panginoon, dalawa lang. At ang konteksto nun, yung mag-asawa, sapagkat two. Yung mag-asawa, dalawa na pinakamalapit na relasyon yan. Naunawaan nyo mga kapatid? Kailan kayo nagkasundo bilang isang pamilya sa isang bagay na gusto nyo? Noon ko pa naman sinasabi yan. Hindi pwedeng hiwalay-hiwalay kayo. Hindi gagawa ang Panginoon. Mga kapatid, God is after unity. Pagkasunduan natin yung gusto ng Panginoon, hindi yung kung ano yung gusto ng sino man na pinakamaimpluensya. Are you with me? Kung ang gusto ko rito, gusto ko lang at walang biblical na foundation, aba mga kapatid, mag-object kayo. Kaya nga sabi ko doon sa mga pastor na kausap ko, aba, wala pong absolute theocracy while man is in the flesh. Bakit? Eh tayo lang, isang verse lang ang pinag-uusapan natin. Iba't iba ang paliwanag natin. Kung walo tayo, 16 na paliwanag nakikita natin. Bakit? Kasi ang isang pastor o isang mangaral, merong isa o dalawa pa o higit pa na opinion. Oh. Kanya sabi ko, dapat consultative ang aking leadership dito. Bakit? Sabi ko sa mga pastor, tatlong lupa, tayo tumitingin ng lupa, sa dami ng prospect natin, may long list,
Dapat may shortlist. Ay mga kapatid, sistema ng sanlibutan yan eh. I-identify mo lahat ng gusto mo. At sapagkat hindi lahat ng gusto mo mapapa sa iyo, i-shortlist mo. From the shortlist, paikliin mo pa. Hanggang sa dalawa na lang. Alam nyo, pag na-reduce mo pa nga sa dalawa, yun pa nga pinakamahirap, yung dalawa na lang eh. Hello? Yung sa peryahan, yung tatargetin mo, pula o puti, eh, ang tinatamaan pa yung asul eh. Mas maraming puti at saka pula. Dalawa na nga lang eh, pula puti na lang eh. Ang hirap pa. Na dapat tayo maging precise. Kasi hindi na, wala na po snowflake ngayon, computerized na eh. Kasi may nagsabi, pag nagkakamali sa computer, ini-snowflake hanggang sa wala na, hindi na nakita. Alam niyo mga kapatid, ang buhay, walang undo button. Na marami kang namali, eh okay lang, kasi I can always press the undo button, babalik siya from where I began. Ay hindi, life is too consequential. The more we realize that life is very consequential, the more we need to be precise about life. O alam nyo na yung carpenter's adage, measure twice, cut once. We cannot afford to cut now and measure later. Measure twice and cut once. Maging precise tayo. Sabi ni Aristotle, an unexamined life is not worth living. Kahit na sino pang leader sasamahan mo, whether sa pag-aasawa, sa business, sa church, pastor, kung sasama kami sa iyo, saan mo kami dadalhin? That's a good question. Because leadership is direction. Say it with me. Leadership is? Pag mayroon ka sinusundan na leader, mayroon ka mararating. Tanungin nyo kung sino man naliligaw sa inyo. Tanungin mo, pag sinagot ba kita ngayon, saan mo ako dadalhin? Anong uri ng buhay? Eh may kasabihan naman tayo, ang pag-aasawa hindi parang pagkain ng mainit na kanin na kapag napaso ka, iluluwa mo eh. Meron pa namang kasabihan, kung kailan nakapagsabi ka na ng I do, tsaka mo nakita, uy, mas maganda pala yung bridesmaid. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, Jeremiah, awag na yan, masyado mahaba yan. Huwagin na lang muna tayo. Kasi pagka walang outline, mahirap talaga yan eh. Sinasabi ko lang sa inyo mga kapatid, we are a local church. A local church is likened to a body. Hindi pwedeng mahina ang pancreas mo, can no longer secrete insulin, eh you will have a healthy body. In fact, ang pumapatay, hindi yung diabetes, eh, yung komplikasyon. Hindi ko nga tinitignan yung aking resulta ng aking lab test eh. Bakit? Kasi alam ko naman ang sabi ni Doc Atoy. Simula naman na nagkasakit ka, binigyan ka na ng gamot eh, gumaling ka ba? Kasi ang ginagamot nila, sintomas, hindi nila tinitreat yung ugat. Bakit ka nagkaroon ng diabetes? Eh siyempre, mahilig ka sa matamis, mahilig ka sa maalat, wala kang exercise, kulang ka sa tubig. Kanya pag nagpatuloy ka doon, gagaling ka kahit na umiinom ng gamot o hindi? Ah, hindi.
dadagdag lang ang ano mo, ang gastos mo. Pero pilitin mong hadlangan yung bakit ka nagkasakit? Bakit ka naging obese? Eh kasi lahat ng cholesterol inatamo na eh. Kung gusto niyong mag-lose ng weight, I can give you a delicious way to do it. Pagka bumagsak ang weight mo, kikita ka pa. Ang sarap ng tsokolate. Umiinom ka ng tsokolate, naglo-lose weight ka. How would you like to lose 25 kilos in 1 month? Meron akong kilala, 25 kilos in 1 month. Kanya nga gusto ko alok dito. Scalpel lang pala solution, scalpel. Hindi, totoo, 25 kilos in 1 month. Mga kapatid, ang Diyos natin, pag masunurin ka at gusto mo siyang luwalhatiin, kahit na yung kahirapan, maluluwalhati mo siya. Look at the Macedonian churches. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin. Are you with me? Kasi alam naman ng Panginoon ang puso natin eh. Kung payayamanin ka ng Panginoon, hindi naman siya maluluwalhati sa'yo. Kanya, ang parating tanong natin, kapag ginawa ko ba to, maluluwalhati ba ang Panginoon? Kung maluluwalhati siya, sabi ng Panginoon, then, there's an if and then. Because the Lord wants us to establish an intimate love relationship with Him. And what? A working partnership with Him. Hindi pwedeng aasa ka ng pagkapala sa Panginoon. Wala kang ginagawa para sa kaluwalhatian niya. Hindi po po pwede. Hindi po po pwede. Subukan mo munang makinabang ang Panginoon sa kinikita mo na lahat dati wala ka namang kinikita. Ngayon, pagkakumita ka, bibili akong kotse, bibili akong bahay, bibili ako ng ganito. Bakit hindi mo muna luwalhatiin ang Panginoon na nagpala muna sa iyo? Bakit? Kasi kapag ka nalugod siya sa iyo, higit pa doon sa gusto mo ibibigay niya eh. Ang mahirap sa atin, mas gusto natin lugurin ang sarili natin kesa doon sa nagmemeari sa atin. Magsitayo po tayong lahat. Every head be bowed and every eye be closed. I want you to contemplate on your life.